Mga brothers, for the first time, inimbitahan nga tayo ng Honda Philippines para ma-test ride ang kanilang bagong 2024 Click 160 dito sa Honda Safety Driving Center sa Parañaque City. At syempre, maraming salamat nga pala sa marketing nila. Yan nga ang team ni Ma'am Jean and our rider instructor na si Sir Alex for giving us a tip and advice sa tamang pagmumotor. And of course, sa mga kapwa ko motovlogger na kasama natin sa event na ito. Habang nasa briefing room nga pala kami, nag-amusal muna at nagkape-kape na rin para gising sa ating test ride. And finally, pinababa na nga kami ng marketing para bumaba sa mismong driving course ng Honda. At grabe, napakaganda pala dito. At pwede ka nga pala sa kanilang mag-enroll para matuto at ma-enhance ang iyong riding skill sa motor at driving skill naman sa auto. Kaya ano pang hinihintay nyo mga brothers? Mag-enroll na kayo. At ngayon naman mga brothers, panoorin nyo ang ating test ride review para dito sa Honda Click 160. Kaya let's go! Sa go! Get ready! Drop the beat! Alright mga brothers, welcome dito sa Honda Safety Driving Center, Bikutan, Sukat Bikutan, di ako nagkakamali. So ngayon, first time natin na matetest ride dito si Click 160 mga brothers on the wheel. And yan, kasama ko yung mga iba kong fellow motovloggers and also si Sir Alex na in charge dito sa safety. Alright, yeah, susundan na natin. Okay, tapos na kaming i-briefing kanina. At ngayon ha, dito na kami sa circuit. Kami yung panghuling batch mga brothers. Alright, so first time natin magsi-circuit o magra-ride dito sa kanilang driving course, no? Ayan, susundan natin sila. Anyway, mabilisan lang to. Binigyan lang tayo ng Honda ng I think 3 ikot lang o 1.5 minutes, no? So para damahin itong motorcycle na to. Alright, first impression ko dito sa motor, ang compact niya, kahit despite sa body dimension ng motor, ang compact niya. At yeah, ito yung gusto kong scooter na pang baragan sa mga traffic, no? At sa mga singit-singit, no? Ideal sa gamitin dito sa Manila. Actually, nahihirapan ako eh, no? Na gamitin yung malalaking motor dito sa Manila ngayon. Pero ito, pag ito yung motor mo, mataas yung confident mo, hindi ka masyadong pagod. Ang seats, ang ramdam ko sa seats niya, ang comfort, medyo manipis lang, pero nandoon yung comfort. Ang handling o handlebar niya, mga brothers, is mababa. Pero tama lang sa akin, I'm only reach na 20 inches dito sa arm. O, pinalalapit tayo ni Sir Alex. Teka, hinto muna. Photo ops muna tayo, mga brad. At ayusin natin sa side mirror natin para kita natin. Okay. Yeah, pagka naka-idling siya o naka-stop tayo ngayon, boss makina, may vibration sa dito sa handlebar. Ayan. Tapos sa floorboard ba? Oh, yun, go na daw. Sa floorboard meron din. I can tell na medyo may bigat siya sa unahan, which is good. Parang meron siyang konting laban pag lumiliko. Oh, subukan natin. O, papanek. Uy, uy, lakas ha, malakas. Lakas yung makina, no? Pare-pareho silang 160cc na makina, no? Itong Click, PCX, ADB, no? Pero magkakaiba daw ng configuration. Yeah, maganda mag-behave yung scooter pagka ganitong scenario, mga slow speed na corner. I like this. Tsaka yung acceleration ng itong Click 160, iba rin. It is something na powerful siya, no? Mararamdaman mo kaagad yung punch niya pagka unang tiga mo pa lang. Ayan. So dito tayo pinapunta. So sabi ni Sir Alex, ito na yung braking test nitong Click 160. So be-braking test natin siya. Alright, so ganun pa rin, magbe-braking test tayo dito. Alright, ito na. So takbuhin natin siya ng around 50. Tapos hinto natin. Alright. Swabe ang kanyang preno. Ang ganda ng performance. Gusto ko ng preno ha. May combination braking system ito, no? Disc brake harap, drum brake ang likod. Sa akin walang kaso yun eh. Up, sunod tayo ulit. Here we go again. Meron na naman dito mga curbs. Yeah, sarap ng motor.
No, yun lang medyo mabibitin tayo dito. Pero hopefully pahiram ngayon tayo ng Honda ng mga motor nila, no. Sabi nagpapahiram sila at para magkaroon tayo ng long ride review sa mga bikes nila, no. No, and once again maraming salamat Honda Philippines. Ma'am Jean, no? At least na-invite na tayo dito. Dato nanonood lang ako sa mga vlogs dito eh. Ngayon, ano na? Isa na tayo mga brothers na tumatakbo na ngayon dito. Maraming salamat sa inyo mga brothers on the wheels. Well, balik tayo sa ating review. Ang karakteristik itong click, matorky siya. No? And then, meron siyang bigat sa unahan, which is good. Pagka lumiliko ka, meron siyang parang laban. Okay? So, doon tayo daw papasok. Alright. Tayo makasunod. Okay. Alright. So, bumalik na naman tayo dito. Maganda yung motorsiklo pag sa mga ganito. Ito, makakasama yung motor. Di ba parang traffic? Sisingit ka, left and right. So, maganda tong click 160 sa ganitong scenario. Okay. So, extend tayo ng ating review. Dito kay Click 160, nabitin ako eh. Sabi ko, isa pa. No, tapos bago tayo mag PCX Lex. Actually, yung PCX, nagkaroon na tayo ng ano nun, bike review, tsaka walk around review. Pero itong Click 160, hindi pa. Okay. Wow, nice, nice. Smooth siya lumiko. Ang ngayon, mas gusto ko na yung scooter na may konting bigat sa unahan. Parang ano eh, mas masarap ihiga, no? Mas masarap i-corner. Ang lakas oh. So talagang pagka ano, ina-accelerate mo siya, lupit eh. Go. Breaking na, tatlo lang. Sir, go. Go. Alright, acceleration. Full throttle to mga brother ah. Tapos i-brake natin siya na 60. Up, stop. Alright. Goods. Dapat na dito ka pala magbe-break eh. Now, next time, next pagka PCX natin. So, hintayin natin yung mga kasama natin dito. Yeah. Itong PC, itong Click 160 mga brothers. Iba rin to, iba. Parang, para sa akin ha, para siyang urban commuter na gagamitin nyo sa syudad. No, ganun ang ano ko sa kanya, impression ko. Kung gagamitin nyo to sa city ride, gagamitin nyo trabaho, pang-deliver, pang-hatid, no, anything, sa business, basta pang syudad, sa mga traffic, makikipot na daan, Click 160, the best. Then kung ilo-long ride mo naman, wala ka rin magiging problema rito kasi ang comfy ng scooter eh. No, ito naman ang maganda dito. Tsaka I like this color, kaya ito yung pinili ko eh. Oh, cool. Ano kaya no? Diba? Sarap eh. Maman. Oh. Ayan oh. Sangkap pa. Oh. Nice. Walang sabit yung ilalim. Mataas ang ground clearance natin. No, yun lang hindi natin siya madudulo. Pero sa acceleration, sold na sold ka rito. Sold na sold ka dito. Kaya yeah. After nga ng test ride ay nagkaroon muna tayo ng official interview sa marketing ng Honda about my personal experience ko dito sa Click 160 na first time nating masakyan. At hindi nga tayo binigo nitong Click 160 dahil sa solid naman talaga ang performance niya lalo na sa arangkada at pagiging nimble nito lumiko na ideal para sa isang city ride na takbuhan. And of course, kung sa long ride nyo naman ito gagamitin, ay bibigyan naman kayo nito ng swabbing riding experience na hindi ka mabibitin sa performance ng makina na may outstanding fuel consumption. After nga ng interview ay niyaya na kami ng marketing na mag-launch sa kanilang briefing room. At grabe mga brothers, big time magpakain itong si Honda Philippines sa kanilang mga motovloggers. Ang solid ng chibog nila dito na hinanda. And once again, maraming salamat ka pala Honda Philippines dahil number one ka talaga. At right after namin kumain ay nagkaroon ng konting appreciation si Reomuni para sa aming mga vloggers. At syempre, konting question and answer about sa aming riding experience dito sa Honda Safety Driving Center. Kaya naman bigla tayo ulit na interview na hindi natin inaasahan. Buti na lang, ready tayo lagi sa mga ganitong scenario mga brothers.
Kahit napagod kami ni Utol dahil sa traffic at sobrang init ng panahon, aba sulit naman ang punta namin dito sa Honda Safety Driving Center dahil marami kaming natutunan at na-experience about sa pagmumotor. And hopefully ma-invite ulit tayo ng Honda Philippines for the another event. And once again, maraming salamat Honda Philippines dahil number one ka talaga. Alright!